1.36 trillion pesos ang inutang ni Marcos. Kauupo pa lang ni Marcos, 1.36 trillion ang nautang, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Lalampasan pa ni Marcos Jr. ang inutang ni Duterte. Ha? Tayo galit na tayo, ha, sa ginawa ni Duterte. Kasi si Duterte, yung inutang ni Duterte in 6 years, mula 2016 to 2022, nang iniwan ni Pinoy, ang utang noong June 2016 ay 5.9 trillion ang utang na iniwan ni Pinoy. Hindi ibig sabihin na yun ay inutang lahat ni Pinoy. Hindi po ganun. Ang ibig sabihin, yun yung accumulated na utang mula nung simula pa. Mula pa kay Aguinaldo. Kumbaga, mula pa kay Aguinaldo, ha, pasa-pasa yung utang. Nang umalis si Pinoy, ang naiwan niyang utang, 5.9 trillion. Si Duterte, nang umalis, yan o, Philippine National Debt at 12.79 trillion as of end June 2022. Ha? Ibig sabihin, nang maupo si Duterte, si Marcos Jr., nang umalis si Duterte, June 2022, ang utang ng Pilipinas ay 12.79 trillion. Kung umupo si Duterte, ang iniwan ni Pinoy ay 5.9 trillion, 6.8 trillion ang utang na ni Duterte. So ang laki. Ngayon, si Marcos Jr., August 2023, almost after one year, Philippines debt hits 14.15 trillion in first half. 1.36 trillion pesos ang inutang ni Marcos. Kauupo pa lang ni Marcos, 1.36 trillion ang nautang, mga kabunyog. Ang pinakamalaking problema ni Marcos Jr., hindi na siya makakapangutang. Hindi tulad ni Duterte, kasi sagad na ni Duterte yung utang. Kaya sabi ko, mahihirapan si Marcos maghanap ng budget pampondo. Kasi hindi na siya makakautang ng sobrang laki na tulad ni Duterte. Si Duterte, nasagad talaga eh. Yun ang sabi ko, naalala nyo, lagi kong sinasabi yun. Ay, yun pala, hindi. Talagang lalampasan pa talaga ni Marcos Jr. ang utang ni Duterte. In one year, 1.36 trillion na ang nautang ni Marcos. Ay ngayon, ito, may computation ako nyan. Kung ang utang ngayon ni Marcos ay 14.10 trillion na, i-minus natin yung pag-upo niya, ilan yon? 12.79 trillion. So ang nautang ni Marcos na ay 1.36 trillion. Ay may limang taon pa siya. So times 5 years equals 6.8 trillion pa ang mauutang ni Marcos. Pareulin lang kay Duterte, lampas pa. Ang problema, syempre sa second year, third year, fourth year, fifth year, sixth year, mas marami ang uutangin yan. Ganyan naman ang nangyayari sa mga administrasyon. Sa unang taon, medyo kunti lang, nag-a-adjust pa. Sa second year, third year, fourth year, fifth year, at lalo na sa last year, uutang yan ng sobrang laki. So ibig sabihin, malalampasan ang utang ni Duterte. Ah, ang sabi ni Jokno, manageable ang utang, walang problema yan. Ang sabi naman iba to, don't panic, utang lang yan, kaya natin yan. Kaya pa ba? Ito mga kabunyog, matindi rin to. Matindi rin itong pinapakita dito. Ikunumpara dito yung utang kada buwan ng bawat presidente. Si Gloria Arroyo, mga kabunyog, ang average niyang blue. Si Gloria Arroyo, yung buong taon niya, from January 2001 to June 2010, monthly ang nauutang niya, 21.2 billion yung nauutang niya. Si Pinoy mula July 2010
to June 2016, yung 6 years niya, ang nauutang niya monthly, 17. 17 ba? Tama ako? And then 19. So mas mababa ng kunti kay Gloria. Buwan-buwan ang nauutang nila. Si Duterte, buwan-buwan ang nauutang, 95.1 billion pesos. Ha? Buwan-buwan. Si Marcos Jr., 118.6. Matindi si Marcos Jr. Ha? Kung based na sa nauutang ni Marcos Jr., itong first year niya pa lang, ang utang ni Marcos Jr. every month, 118.6 billion. Mabahala na tayo dito mga kabunyog. Ha? Pareho ito ng ama. Pareho ito ng ama. Alam niyo si Marcos Sr. nang maupo siya, $600 million lang ang utang ng Pilipinas. Ha? Yung utang ni Makapagal na iniwan kay Marcos. Pag alis ni Marcos Jr., $28 billion. $28 billion. Ito, ako, mali talaga ako. Sorry, nagkamali ako ng basa eh. Ang sabi ko, mahihirapan si Marcos Jr. na makapangutang ng todo kasi sinagad na ni Duterte. Ganun yung reading ko eh. Sinagad na ni Duterte. Hindi niya na nga, ano, mahihirapan na siyang maghanap ng ano, paraan para makapangutang. Hmm? Pero hindi pala mga kabunyog. Ngayon pa lang nakikita na sa 1 year, oh. Lalampasan talaga nito si Duterte. Ha? Ngayon may mga nagtatanong dyan. Attorney, bakit tayo pinapautang pa rin ng mga bangkong dayuhan tulad ng IMF World Bank, tulad ng Asian Development Bank? Oh, bakit pinapautang pa rin tayo kung napakalaki na ng utang natin? Ha? At saka ang utang natin hindi lang yan utang sa dayuhan. Kahit sa mga lokal na bangko, may utang ang gobyerno. Yun ang tinatawag na domestic borrowings. Alam nyo, ang mga bangko, dayuhan man o lokal, foreign or domestic ang bangko, ang negosyo nila magpautang. Di ba? Tama. Tama. Bangko yan eh. Kumikita sila sa pagpapautang eh. Kaya yung mga bangko, magpapautang yan, basta't lang masigurado nila na mababayaran ang utang. Ah? Oh. Nagpapautang sila kasi ipinapakita ng gobyerno, syempre sasabihin ng gobyerno, pautangin mo kami. Pautangin nyo kami. Tatanungin sa'yo, saan mo gagamitin ang utang? Sa ganito, sa ganyan. Oh. Paano mo mababayaran? Magpapasa kami ng mga dagdag na buwis. Makakikita kami ng ganito mula sa buwis. Ngayon, anong sabi ng bangko dyan? Ang bangko, pag nakita nilang kaya, kayang ipasunod yung dagdag na buwis na yan kasi kontrolado ni Marcos ang Senado, ang Kamara, malulusot yung batas na yan para sa dagdag na buwis. So sa tingin ng mga bangko, magdadagdag ng buwis kaya may pambayad. Wala namang pakialam ang bangko kung mahirapan ang Pilipino. Ang importante sa kanila, negosyo. Ang importante sa kanila, mabayaran sila. Hindi ba? Ang bangko, ang business nila, magpautang. Pero gusto nilang maniguro. So, magpapautang sila kung may kasiguraduhan na mababayaran sila. So, paano sila mababayaran? Ay di, ipapakita ng gobyerno, ngayong taon, ipapasa namin tong batas na to na magdadagdag ng mga buwis. Ngayon, sasabihin ng ano, ng mga bangko, kaya-kayang ipasayang dagdag na buwis. Ah, kaya yan. Kasi yung mga senador saka mga kongresista, hindi naman kukontra dyan. Okay, sige, pautangin natin. Wala namang pakialam ang bangko kung mahihirapan ang mga Pilipino eh. Kumbaga, sagad na talaga tayo. Ang dami na nang ang daming buwis na ipapasa. Sabi nga ni Jokno, kailangan maipasa yung mga dagdag na buwis kasi mag-generate tayo ng 120.5 billion nakita mula dyan. So asahan nyo na ngayong taon, raratsyadahin ng Kongreso, ng Kamara at ng Senado na maipasa yung mga batas na yun sa dagdag na buwis. So anong ibig sabihin ng mga dagdag na buwis na yan? Eh di pahirap sa atin yan. Di ba? Pahirap sa atin yan. O, bakit kayang ilusot yung dagdag na buwis? Kasi wala namang nagre-reklamo sa atin eh. Ha? Di ba? Walang nagre-reklamo. Pero kung nagre-reklamo tayo sa mga dagdag na buwis, mahihirapan ang Senado at ang Kamara na ilusot ang mga dagdag na buwis, hindi na tayo makakautang. Ha? Ang nangyayari kasi sa atin, nananahimik tayo eh. Nananahimik. O, kaya dahil nananahimik tayo, okay lang yan sa mga senador at mga kongresista.
Ang mga kongresista naman at mga senador, alam naman nila, ah, kahit pa naman ilusot natin yung buwis na yan, mananalo pa rin tayo sa eleksyon eh. Di ba? Pero kung parusahan natin yung mga senador, mga kongresista, kapag nagpalusot sila ng mga batas na hindi natin gusto, hindi na natin sila iboboto, ah, magiging maganda ang mga boto niyan. Ang problema kasi sa atin, wala namang iniisip ang mga kongresista at senador. Kasi sila, kahit naman sila bumoto dyan sa mga dagdag na buwis na yan, kahit suportahan pa nila yung mga ginagawa ni Marcos na pahirap sa bayan, alam naman nila, mananalo sila. So wala silang ano eh, wala silang pinapangilagan. Ah? Pero kung ang tao, kapag nakita natin na ang mga senador ay hindi dinadala ang interest natin, at nalaman ng mga senador, matatalo tayo kapag bumoto tayo dyan sa dagdag na buwis, hindi na tayo magiging senador, kongresista, ah, magiging maganda ang boto niyan. Yan ang totoo niyan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.